maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po si Amy Puyco. Ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po aking guest co-host. Siya po ay veterinaria, si Dr. Lina Policarpio. Hello po! Hello, Miss Amy. Magandang araw sa ating lahat. At thank you ulit sa pag-imbita mo sa akin na maging co-host sa episode na ito. Thank you, Dr. Lina. Sa'yo ako dapat talaga magpasalamat kasi lagi mo ko sinasamahan. Thank you po. Kaya naman talaga. Pagkaya ng schedule, bakit hindi? Nag-e-enjoy ako. Marami ako natututunan sa programang ito. Ay, naku, pareho po tayo. Eto, sasabihin ko sa'yo, pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol po sa isang miracle grass. Grass na naman. Grass na naman talaga. At ako ang iyong inimbita. Kasi yung huli natin, tama na ba yun? The other episode before yung huli ay lemongrass. So this lemongrass time, identity naman. Oo, damo. Oh, yes. So medyo magtutulak tayo ng damo. Mabuting damo. Mabuting damo. Mabuting damo po ito. Baka bida tayong ano dito, ma-erate tayo eh. Pero ito po mga damo natin na ito pag-uusapan ay miraclegrass kung tawagin nga sila. Tawagin ito. Ito po yung nakakatulong po sa soil erosion, sa paglinis ng tubig, at sa pagbabalik sigla o nutrients sa ating mga lupa. Kaya maganda po na pag-usapan natin ito kasi ito, maraming potensyal itong dumong ito. Sabi nga, nabasa ko. Ang daming nga daw potential nito. At aside from that, hindi yata din nabanggit na pwede rin ito sa pag-control ng mga insekto, ng mga pests, sa mga palayan, sa mga tanim. Pwede rin yung oil, yung essential oil na na-extract dito ay pinakamahal yata na essential oil. So maraming potential. Sabi mo, aside from the cottage industry potential din ito na maidudulot sa komunidad, pero kailangan pa rin siyempreng suportahan ng R&D projects or initiatives ng ating gobyerno. Opo, kaya nga, naku, looking forward tayo sa ating interview at maganda to kasi ang talagang kakausapin natin, Doctina, ay siya'y tinaguri ang vetiver queen. So, yung information natin, ito ay legit talaga. Talagang galing po sa source. Nakakatuwa yung experience niya at kung paano niya nadala ang vetiver grass dito sa ating bansa. Kaya looking forward tayo, hindi lang tayo, pati mga kababayan natin, abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Dr. Lina, ang ating makakasama ngayon ay nagmula po sa Baliwag, Bulacan. Siya din po ang presidente ng Vetiver Farm Philippines at ang tinaguri ang Vetiver Queen ng bansa. Kasama po natin ngayon si Miss Mary Noah Manara. Hello po! Hello, Miss Mary Noah. Good umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. At ma'am, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. No? Dumiret siya na tayo sa ating pag-uusapan. Ito nga po yung vetiver grass. Kasi ako personally, sabi ko nga, hindi ako masyadong familiar. So pwede mo bang ikwento sa amin, ano ba yung vetiver, saan ba ito nanggaling at paano ito napunta sa ating bansa? Okay, so ang vetiver po, as you said, it's vetiver grass. Damo po siya, isang klase siya ng damo na nabubuhay po siya sa tropical countries na galing po siya sa India actually. Ang origins po niya ay India. So ako po, dati po akong
nagtrabaho sa Department of Environment and Natural Resources nung kaka-graduate ko lang po sa university. Tapos, pinalad po ako na naipadala sa Thailand kasama ng iba pang, may dalawa pa po akong kasama na nag-aral ng vetiver sa Thailand, na sponsored po ng Thai government. So, doon po nagsimula yung pagkaka alam po about vetiver. So, actually po, poli-sci major ako, no? So, ang career path ko po sana ay mag-aabogado ko. Pero nung nakita ko po yung potential ng vetiver, balik ko po, talagang nagbago po yung pananaw ko sa career. So, kinareer ko na si vetiver, ma'am, pagbalik ko mula nung bumalik ako. Kaya lang, hindi po na ipagpatuloy sa government yung pag-promote ni vetiver kasi paalis na po kami noon, pa-change na yung administration. So, ginawa ko na lang po siya on a personal aspect. Yung pag-promote ng vetiver as an advocacy. And then ngayon po, nag-evolve na po siya into an industry, a social enterprise. Yun po. So ngayon po ay registered corporation po si vetiver. Miss Mary, sabi mo nagsimula ito sa India and you are heading Vetiver Farm Philippines. So ibig sabihin, meron ding iba't ibang grupo na sa iba't ibang lugar sa ating mundo na dito nakatuon ang kanilang mga projects sa vetiver? Opo, ma'am. Actually, ang after po nung pag-aaral ko sa vetiver sa Thailand, bali naging kasapi po ako ng Vetiver Network International. So meron pong isang organization na nandito po lahat ng mga nagsasaliksik, nag-aaral, nag-research, at saka po yung nagdadalubhasa sa vetiver. So noong 2007 po, hindi ako nagkakamali, naging certified vetiver consultant po ako. So, I think nung panahon po na yun, pang number 50 ako, there were very few of us. So, at the time, I'm the only certified vetiver technician in the country. So, baka po ngayon meron ng iba. So, certified po ako in four fields, propagation, erosion control, land rehabilitation, nakalimutan ko ng isa. Basta po, na-certify po ako dun sa apat na application ng vetiver na ginagawa po namin. Wow, ang galing naman! Pioneer! Imagine! Kaya po siya tinawag na Queen of Vetiver sa bansa. Una, ano ba itong vetiver na to? Kasi sabi ko nga kay Miss Amy, parang hindi ko pa siya narinig. Tapos tinanong ko yung tatay ko, alam ng tatay ko, Moras daw, pero parang hindi ko pa rin siya nakita. Kidescribe naman, ano ba itong vetiver na to? Opo. So, sundan ko lang, ma'am, yung pagkakaalam ng tatay mo doon sa vetiver. Saan po bang probinsya niya? Bulacan. Ay, okay po. Ako po kasi taga Bulacan din. Nagkataon naman po na marami pong vetiver dito, pero katulad po ng ibang halaman, katulad ng saging ng mangga, ay marami pong klase ang vetiver. So, di ba, ma'am, ang mangga, pag nakita natin yung puno, alam nating mangga, pero hindi natin alam kung ano ang bunga unless magpunta. So, po si vetiver. With the naked eye, alam po natin na vetiver siya, mayroon siyang parang pagkakamukha sa characteristic, pero nagkakaibig po siya sa unang-una sa roots, ma'am, no? So yung ginagamit po namin na vetiver ay yung Chrysopogon cisanoides. So pero yung Anyas timoras po ay kilala sa mga ating seniors at saka, ma'am, dun sa mga lola, lolo, kasi ginagamit po siya for herbal medicine. Sa pag-search ko po nung nakabalik ako dito, ito po yung pag-hinarvest ay nilalagay po dun sa mga barong, sa mga wedding gowns na tinatago ng mga lola natin. Kuminsan po makikita natin nasa cabinet yan, nasa box, tapos may kasamang mahabang ugat na mabango. So yun po si Timoras. So yan po yung local vetiver or yung matanda na nanditong vetiver. So meron din po siyang isa pang application doon sa matatanda na alam po nila pag may bagong panganak po ay nilalaga po siya at pinampakan dito. Oh, parang panglanggas, parang ganun. Parang ganun, ma'am. So ito po ay nakuha ko din na nakaalaman doon sa mga in-interview namin kung familiar po sila sa Beth. So mas kilala nga po siya sa tawag na Anyas Limoras.
Opo. Ma'am, ito sa inyo ay hindi ito yung moras. Ibang klaseng vetiver ito. Ano pong itura na to, saka ano yung pagkakaiba? Hindi naman po, ma'am, sinasabi nating nagkaiba, no? Kasi nag-focus lang, ma'am, kami dun sa isang variety ng vetiver. So, bakit po ba yun yung pinocus natin? Kasi, ma'am, itong tawag nga po dito ng King of Thailand na nag-sponsor nung pag-aaral namin ay Miracle Grass. Kasi napakami po niyang use. So, ang special characteristic po niya, napadala sana ma'am namin sa inyo yung slide, but we can share it. Yung napakahabang rooting system niya, long yes. and strong. So, umaabot po siya ng 3 meters yung pagtubo ng ugat. So, ang ugat po ay tumutubo po siya ng 1 foot every month. Wow! So ngayon, ano naman ang, ano ngayon kung mahaba yung ugat at ano yung iba. So ito po yung nag-hold ng lupa sa mga erosion problems. Bukod po sa mahaba siya, ay napakatibay po ng ugat. Meron po siyang tensile strength ng mild steel. So kung may nanonood po sa atin ng mga engineer, parang may megapascal 75 strength yung roots ng vetiver. So masamang mabuting damo po siya, no? So, maidagdag ko lang, ma'am, ito yung pinaka-importante kasi ang alam po natin sa damo, weed, kumakalat pang kogon, di ba, ma'am? Meron pang isa yung talagang kumakalat siya. So, si vetiver po ay behave yung grass na to. Kumbaga, tutubo lang po siya kung saan mo siya itatanim para ma'am siyang tanglad. Kung familiar po kayo sa tanglad, ang tanglad po ay hindi makalat, no? Kasi napopropagate natin siya, napapadami natin siya, ini-split lang natin yung puno niya. So, ganun din po si vetiver. Ang seeds po niya ay sterile, so hindi po siya magiging danger sa ating mga agricultural crops as only. So sabi mo, humahaba yung ugat, kaya siya ginagamit natin for soil preservation, tama ba? Tama ba? Sa mga erosion. So, tapos may tensile strength din siya ng mild steel. So, yung ugat pa lang, marami ng gamit, kumbaga, aside from the soil erosion na gamit niya. Pero, tinatanggal ba yan pag naitanim mo na for the purpose na ilalign mo yung mga line ng tawag ito ng river and banks, hina-harvest ba siya? Paanong ibang gamit? Or paano siya pinaprocess? Apo. Bali ma'am, meron pong ibang industry na talagang hina-harvest namin ang ugat. But this is a totally separate operations because it will defeat the purpose of protecting the river banks from erosion or all other eroded areas na kailangan ng vetiver. So, pag po naitanim to for erosion control, it's really just for that. But, we can harvest the leaves. So, pwede po natin itang leaves para po gamitin siya sa roofing at saka sa handicrafts. Hindi pa lang po masyadong nade-develop dito yung pag-process into handicrafts, pero may alam po kami na gumagawa nito sa Bicol at saka sa ibang po. Although hindi po namin alam kung anong variety ni vetiver yung ginagamit nila para doon. Pero sa ibang bansa po kasi, especially in Africa at saka po sa Venezuela, meron po kasi kami dyan mga colleagues na vetiver consultants din. They really made this into furnitures. Meron po silang ginawa ng mga handicrafts na they really sell at trade fairs, no? So sana po maging ganun din yung development ng vetiver. Oo, ang dami kasi ewan ko kung ito yung article na sinasabi mo na yung study about in Thailand na sponsored ng Queen, si Queen Sirikit ng Queen Sirikit Botanic Garden, uses and utilization of vetiver. So ang daming sinabi dito na uses ng vetiver. On the agriculture side, ginagamit din siyang forage, ng mulch, yes. Sa ano yon, yung media for mushroom production. So, ang dami. Yes. Oo. So dito sa atin, yung inyong vetiver sinisoides ay para lang talaga sa roots naman yung ginagamit natin. And the leaves for furniture sana.
po. Opo, ma'am. Kami po, as Vetiver Farms Philippines, nag-umpisa po kami sa paggamit dito sa erosion control. Kasi nung pinadala po tayo para mag-aral nito, ang purpose po sana nun ay makatulong dun sa palaging nagla-landslide sa Kar region. Kung natatandaan ko po, parang yung bilateral agreement na magpadala nga ng scholars sa Thailand para sa vetiver ay para matulungan tayo dun sa mga madalas na mangyayaring landslide. Nasa ngayon naman po ay napakadami nang gumagamit ng vetiver, kasama na po yung Department of Public Works and Highways. Kasama na po ito sa kanilang program ng vetiver. So, bumalik ako dun sa tanong ni ma'am. Tama ba ma'am, yun po ba yung tinatanong ni kanina kung yun lang po yung use ng vetiver? Well, yung roots primarily operation sa erosion control. Pero yung leaves, ginagamit din ba ninyo in particular for other uses? Aside yung sabi mo, potential for furniture, yung mga ganun ba? Bali ma'am, si vetiver, so aside from erosion control, ngayon po nag-evolve na siya to wastewater treatment. Wastewater and land rehabilitation, yung po mga mining sites or yung mga polluted areas, ginagamitan na rin po ng vetiver to rehabilitate and to filter the pollutants, including solid waste, manure, and also yung effluents po coming from livestock and poultry operations. Pwede so, pala to sa sa mga farms, sa livestock and poultry farm. Hindi na po siya experimental. This is already being used in some of our clients' farm. We cannot just say it lang po kasi may potentiality. Pero sino? Opo. So, ginagamit na po siya both sa water at saka po dun sa pag-rehabilitate ng mga, yan nga, yung mga, sa mga mining firms po or yung sa mga naging tambakan po siya ng waste, ginagamit po to. Even ma'am sa mga open garbage pits, kasi wala tayong masyadong sanitary tayong landfill. So, pwede po itong itanim sa ibabaw ng basura, makakover po niya yung... Opo, it will help in, una, matatanggal po yung unsightly na, syempre, pangit po yung basura, no? Makakover po siya. Tapos, makakontrol po yung odor. At pinaka-importante po yung effluents, ma-absorb po ni vetiver. Mm. Alam mo, kasi... Ay, Miss Amy, malapit kasi ako sa Quezon City ako, so malapit ako sa Payatas. Baka meron na kayong project with the Quezon City government. Isang magandang proyekto. Opo, itong kaming mga LGUs na naging pilot projects in the past, pero natatandaan ko po, naging kliyente po namin yung Boso-Boso landfill. Yung agaw time bago mo yan, nag-umpisa po. So, nagamit na rin po siya sa mga landfills. At saka maganda po dito, ma'am, yung po ngayong mga project namin na ganyan, especially on wastewater treatment. At tinatay up po namin siya sa livelihood component, especially in the city. Bali ma'am, yung paggawa na at saka yung maintenance, training namin yung community. So, kumita din sila doon. At bukod doon... Paano sila kumita? Paano sila kumita doon sa binibili nyo sa kanila? Or binibili ng... Yung training was sponsored as a CSR project by LRMC. And then, after po nung natanim yun, bali, vetiver farms took over the project. We paid the people to maintain it. Why? Because we will harvest the vetiver to use for other projects. So parang naging farm in the city po namin yung nakapalutang na vetiver sa Ilog. So it's doing two purpose. It's cleaning the river. It's becoming an awareness. Naging river garden po siya. Tapos, pag pumalaki na siya, syempre may maintenance, sinaharvest po nung mga community and then we use the extra for our erosion project. So, dun po sila man kumikita. We pay them when they maintain and they harvest. Nakakatuwa naman yan. Kasi, kung ito yung naiisip kong river sa Pasay, yung shortcut papuntang airport, yan ba yun? Opo, ma'am. Yung malapit yan sa airport. Oo. So kung napaganda yun, nakita ko rin yung video na sinasabi mo. Nakakatuwa kasi may potential talaga to clean also the water, yung mga rivers natin na polluted na talaga, like
Pasig River, Tulyahan. Yan yung mga nakikita ko na kailangan talaga ma... May challenge, ma'am, no? Kasi we tried it also, but we cannot say that it's the only solution. But for us, it's enough na naging awareness siya. Kasi ma'am, let's face it, it's an open water. We really cannot clean an open water system. Vetiver is more... It's effective when the water is in an enclosed area because you can monitor also. Eh dito po ma'am, nagfo-flow in, flow out in tubig, no? But yun nga po, pinaka-importante sa amin ay nagkaroon ng awareness yung tao. Tsaka ma'am, nagkaroon ng pride and self-worth yung community when they saw the pontoons and people are coming there to take photos na feature po siya in a lot of news outlets, news media. So, sila po mismo, nahihiya sila na ma-video yung kanilang lugar na may lumulutang na plastic. Yun po yung natutuwa kami. So, parang, ay, may dadating, may mag-video. So, talaga sila, kahit hindi namin sila, maglilinis sila kasi makikita sila. So, that in itself was very, for us, it's a success. Because yung awareness, syempre, ang dami rin pong nag-research about vetiver. But bukod doon, yun pong paglilinis ng river kasi yun po yung nagka-clog talaga yung mga plastic, yung mga... Totoo. So, nagkaroon ng awareness yung tao. Ang naging product po mamna na pinaka-importante, yung pong trainee namin doon, are now our trainers in other projects. So, imagine mo mami mga nakatambay na households dati doon na umaga-umaga nagchichismisan lang sila, no? So, ngayon man, naka-uniform sila ng vetiver farms. We don't go with them anymore. They go, whatever we train them for, they are the ones training new communities. So, yun po sa amin yung very rewarding na kahit na sabihin natin out of 100 na training namin, meron kaming 10 ngayon na ipapadala kung saan-saan. Okay na rin yun, ma'am. Kasi at least nabago yung tao na yun. Yes. And siguro later as a source of livelihood, baka may mag-train din sa kanila to use the leaves. Sabi mo nga, pwedeng handicraft or something, di ba? Na maging project. Sa lugar, ma'am, yung especially like marami tayong may talent sa pag-weave sa Bicol, so siguro po pwedeng i-focus yung mga areas nila. Oo. Mabalik naman tayo sa ano, sa halaman mismong vetiver talaga. Paano ba 'to pinapalaki at ano yung tinatanim? Pwedeng i-describe mo sa amin 'yan? Ah, opo. Bali ma'am, yung imaginein again natin, ang familiar kasi tayo tamlad, no? So yung tamlad, dumalaki siya. Pag luluto tayo, kukuha lang tayo ng konti, no? So si vetiver po ganun din. Pag yung isang stalk, imaginein po natin yung punla ng palay. Ganyan po yung mapananim namin. So, yan po yung itatanim. After 3 months, pwede ka na mag-harvest. I-split mo po siya. Ang bilis 3 months. Miss Amy, di ba yung lemongrass natin dati, yung mataas na lemongrass? 6 months sila, eh, no? Six months. And then split na. Din. Oo. Same process. Mas mabilis yung pag-shoots ni Betty Bird kaysa kay lemongrass na compared po namin. Oh. Tapos ma'am, so after noon na na-split mo na, itatanim na natin to. Kailangan ba ano sa loob ng 24 oras ay ma-transplant na natin siya? Okay, so si Betty Bird po kasi ay napaka-sturdy. Hindi ko pala na-discuss kanina. No? So, pwede po siyang pag nakatanim na siya at established na, pwede siya ng 2 months na walang tubig. Yung kunyari, nagkaroon ng El Nino or pwede din naman siyang mababad sa tubig. So, masamang damo nga po siya talaga. No? Hindi ka agad na mamatay. So, kami naman po, pag nagpapadala kami ng halaman sa mga clients natin, nationwide po kasi nakakapagpadala tayo ng halaman doon sa mga areas na wala tayong nursery. Ang packaging po namin ay good for 10 days. Lumagpas po dun sa panahon na yun, all you need to do is parang i-revive lang natin si vetiver, isusoak lang natin siya with a little water doon sa may roots. Sa may roots na natin. Para i-revive po. Pwede bang i-share mo tamin, ano ang soil requirement? Yun, yun yung tanong ko. Ano ang soil requirement? So, ano ma'am,
i-max out na natin yung pagiging masamang damo ni vetiver, no? Si vetiver po ay mabubuhay kahit sa napaka-polluted na lugar. So, as I said kanina, ginagamit po siya sa mining. Sa mining, madalas po siya gamitin. Na we withstand niya at na-absorb niya yung mga heavy metals. Sa soil po, I guess if it can be planted with heavy metals, pwede mo po siyang itanim sa lahar, pwede mo po siyang itanim sa basura kahit walang soil, na-try na po yan. At yun na po sa polluted water. Pero syempre, kailangan po yung vetiver na itatanim natin ay established na. Depende po kung gaano ka ka-polluted yung lugar na tataniman natin. Grabe, so kahit saan pwede siya. Technically, kahit saan. May isa lang kryptonite si vetiver. At iyan po yung shade. Ayaw po niya ng maliit. Kasi niya exposed siya, total sunlight. Open sun po siya. Magta-thrive din po siya sa medyo may shade. Siguro ma'am, up to 40% shade. But it's not as lush kung doon sa open sun po siya. Nabanggit mo kanina na pwede siya sa mga mining sites, di ba? Kasi na-absorb niya yung mga metals. Pero so nandun sa root system yung metals. And meron bang special way to dispose of the roots or nandun na siya forever? Wala nang gagawin? Or paano po yan? Paano ang treatment? Palagi ma'am yan ang tinatanong sa amin, ang mga experts. Ano? So thank you for asking that. Para universe, thank you for that wonderful question. Okay. Ma'am, kasi tama naman yung ano, yung concern na yan. Bali ma'am, following the example of our vetiver experts abroad, like sa Australia po. Once po kasi ma'am na itanim siya for land rehabilitation sa mining, iniiwan na po siya, naka-cordon off po siya as a biohazard area. Mm-hmm. So, as long as the plant is alive, and si vetiver naman po, unless hukayin mo siya, unless lagyan mo siya ng herbicide, ay buhay po siya. Kahit mang sunugin mo siya, babalik po siya kasi mahaba na yung roots niya, no? So, it's just declared and cordoned off as a biohazard area, and then it's not allowed to be foraged by animals. So, ganyan okay. Po. So, meron pa rin ganong restriction kasi nga, yes. Delikado pa sa mga animals. And of course, we won't use it for other, kunyari ma'am, kasi we sell roots also for therapeutic use nga, ano, yung kanina discuss natin before mag-live tayo. So, we don't use it for any other purpose, but just for that. We don't harvest. Okay. So kayo, ang Vetiver Philippines, you're concentrated or focus kayo sa soil rehabilitation and prevention ng erosion. Ganun po ba? Bali ma'am, let's say for environmental and bioengineering use of vetiver, yan po yung parang na-focus kami. Nakita namin yung malaking need for that. But we are constantly exploring on the side, the other potential of vetiver. Number one is yung vetiver oil, which is the most expensive product ni vetiver. Hindi po natin yun na nagawa kasi yun nga, you need a separate farm just to harvest for that purpose. Oo. Yeah. Baka pwede natin silang i-link dun sa ating bisita nung nakaraan, Miss Amy, na nag-e-export ng lemongrass oil. Baka pwede rin nilang tignan yan, di ba? Opo, pwede rin. Para mas maganda yung business. Ang maganda mo, nung medyo may budget pa kami nung nag-uumpisa kami. Kasi wala po kami masyadong support na nakuha sa R&D, no, na hopefully through your program, baka we can be linked to other government entities that can help us with R&D. Kasi noon pong early 2000, we were able to DNA fingerprint 5 varieties of vetiver in Philippines. Yun lang po yung budget namin, but I think there will be more. So, ang significance po nito ay maaari pong may iba't ibang characteristic in using mga vetiver na po. Even for medicine, we don't know, no? So, yun, sana po mabigyan ng chance na ma-research yung vetiver.
Nakita mo, Doc, no? Napakadami at napakalawak ng potensyal ng vetiver grass. Tipin mo, lagi nga tayo nag-uusap, puro damoy na pag-uusapan natin. Pero ito yung mga damo na worth it naman, di ba? Ito yung maganda talagang dulot sa ating, sabi nga, pwede din sana siya sa medicine eh. Pwede siyang i-consider as herbal. And then sa industrial, malaki din yung potential. And agriculture, malaki din ang potential niya. So, puputulin ko muna ang ating usapan. At sa ating pagbabalik, ipapakita nga po ni Miss Tina kasama ni Miss Noah sa atin yung mga recent project nila na kung saan ginamit po. At parang nila puro kwentuhan lang at makita natin ano ba talaga yung ginagawa ng vetiver sa ating bansa ngayon. Kasi Miss Noah, ito nga pinag-uusapan natin, nalulula ako eh. Kasi meron, pwede mong gamitin yung roots, pwede mong gamitin yung leaves. At hindi lang yun. Balita ko, Doc Tina, ang vetiver ay makakatulong din para magpuling mag-replenish ng nutrients sa ating mga lupa. So sa mga kasama natin magsasaka, magandang balita po ito. So abangan niyo po yan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan. Kasama pa rin po natin si Doc Tina at si Miss Noah. So ngayon naman po, ipapakita sa atin ni Miss Noah ang kanyang mga recent project kung saan ginamit nila ang mga vetiver grass. Miss Noah? So ma'am, ito, yung windmill project sa Ilocos, we planted a lot of vetiver for erosion control. So, naka-terraces po ito, kaya lang yung pagka-picture namin ay naka, parang naka-ano siya, naka-vertical. No? So, ito ma'am, ito po, yung mga uses niya, no? Water treatments, no protection, solid waste. Ito ma'am, yung handicrafts, tsaka yung flood mitigation. Ito po yung roots ni vetiver. Yan. Opo. Tapos okay. Ma'am, si vetiver, ganito po yung itsura niya. Pero kung saan mo po siya tinanim, doon lang siya. Po. So, eto po, it can grow in different kinds of media. Yung tanong ni Doc kanina kung mabubuhay ba siya sa polluted soil ba, ma'am, yung tanong mo, or kung anong klaseng soil. Ito pong lima dito ay iba't ibang klaseng soil. May clay, may sandy loam, tapos ma'am, puntahan natin yung, ito kasi yung mga tao namin na nag-work doon sa windmill project. So, mostly babae. Yes ma'am, so ito, gusto ko lang sabihin kasi na-advocacy din ni Vetiver Farms Philippines to give work to those who are not, hindi sila yung madalas makuha sa trabaho. So, alam naman ma'am natin yung windmill, di ba? Napaka, it's an industrial setting. So, normally dominated ng males. So, nung kami po yung mag-vegetate na, we really made it a point na kumamit ito ng mga kababaihan. So, ito, yung ginagawa po nila, yung mga hinarvest na vetiver doon sa aming plantation, ito po, ini-split nila for planting na. So, at yun pong Ilocos project na to, we planted about ito ma'am yung ano, yung numbers, no? So it was completed in 6 months, employed over 100 local laborers, aside from the others, basta total nito ma'am mga 200. 60% are women, tapos meron kaming 20 na senior citizens. At about 700,000 vetiver slips. Kung ma-imagine niyo po yung pananim na palay, ganun po kadami, 700,000 or 70 kilometers of vetiver. So, more than 2 million pesos or 50,000 US dollars yung naibigay po natin sa community for their wages and materials na sourced locally, like yung mga kawayan, mga ganyan. So, ito pong nasa baba na, kasi kakatanim lang po nito, ano, makikita po natin, pinat yung bundok, nag-cut and fill po sila, at ito po yung ginawang base ng windmill. So, ang nag-hold po ng soil na yan para hindi mag-erode ay pure vetiver lang. Ito po yung tinatawag namin na vetiver pontoons. May kilala ko yung lugar na yan, ha? Sa Bataan ba yan? Sige nga ma'am, saan po ito? Mukhang member ka dito. Pero ito hindi ko nakita yan noon.
at Bayan Golf Club. Golf and Beach Club po siya. So, makikita po natin dito sa upper left corner ng photo ng March 12, maputik pa po yung tubig, no? Kasi ito po mga cut and fill areas, gumawa po kasi dito ng golf course. At napupunta po siya doon sa mga lagoons yung tubig bago pumunta sa beach. So may siltation pong nagaganap. So naka-float po si Vetiver, makita po natin March 31, clear na yung tubig, nakaka-mirror na si Vetiver. At yung April 24, tinatanong mo ma'am kanina kung gaano kabilis mag-harvest, ito na po yung sagot. Kung sa tubig tayo magpo-propagate ng vetiver, ito mas mabilis po siya. So, ito pong size ng ponton na to ay 2x1. So, balsa sa Tagalog, raft in English, but sa terminology po kasi sa vetiver technology, ponton yung tawag nila dito. Out of the 18 plants po na to, pag po in-split natin to into planting materials in parang binhe, makakakuha po tayo ng 800 to 1,000 plants. So, ganun po siya kabilang. Ang dami palang mapuproduce from, ito lang ano, kaunti itsura pero 800 plants. So, very specific po, yun lang naman. Ano? So, pinuno lang po namin to parang with a gap of 1 meter apart. Kasi ma'am, pag ang purpose po natin ay ganito, I'll show you another. Ito ma'am. Pag ang purpose naman natin ay to absorb heavy metals, nakita po natin kung anong nangyari kay roots, no? Naging itim siya. Nag-guard siya. Opo. So, ito kasi... Ito yung sa mining to ma'am, no? Hindi ko nalang i-mention kung saan, pero ano po itong yung na-absorb po ng vetiver pontoons within 7 months doon po sa effluent pond nila. So, ito po yung naging result. So, we can see that the vetiver roots still grow to its expected length or depth. But then, yung top portion po niya, medyo nag-brown. Actually, quality nung ano, no, plant. Pero actually, ma'am, nung hinarvest namin to, nalaman namin kung ba't siya nag-brown. Hindi po dahil sa pollution. Yung po palang roots ay umabot na doon sa bottom ng pond. So, nalulunod na po siya. Hinihila niya yung sarili niya pababa. So, nalulunod na si vetiver. Kaya nagbo-brown. Bali, ma'am, yung nasa kanan, yan po yung may algae infestation due to high nitrogen and phosphate. So, pag meron po tayong malakas na ulan, yung runoff, yung tubig po, ay pag pumunta sa mga water system natin, ay ganito po. So, kuminsan ito ma'am yung nagkakos ng fish kill kasi sobrang high in nutrients yung tubig. So ito pong sa kaliwa, ito na po yung nalinis ni vetiver. Natanggal po yung algae content ng tubig. So ito ma'am yung kanina, yung saan baya ko. No? Ganito lang po yung design namin. Nung uminom namin, very wide siya. Hindi pa nga namin natutunan dito. Nako, ang payat ko pa dito. Pwede rin decorative eh, di ba? Pwede rin siyang decorative. Dual purpose ang nangyari sa kanya. Triple na nga, ma'am eh. So, nag-propagate. Nag-control ng silt. Nalinis yung pond. Tapos, naging part po siya ng landscape. Ng waterscape. Dito sa Housing for Yolan, the victims na sponsored ng one of our corporate clients. So, they made housing for the victims of Yolanda, eh, since yung mga lupa ma'am na binigay ay syempre donated na, hindi kagandahan, kuminsan nasa mga hilly area. So, para po makatipid, instead na mag cement riprap all the way, ginamitan po siya ng vetiver. So, upper right yung ating architect's rendition and then yun pong actual planting natin after a few months, ito po sa baba, sa lower right corner. So, Miss Noah, naisip ko lang kasi ano to, ito yung tana, no? Pwede rin po siyang mabuhay sa salt water kasi yung mga mangrove natin, kailangan din syempre, di ba, na protektahan yung ating mga areas in near seawater.
Ma'am, itong photo na pinapakita ko, ito po yung after we trimmed the vetiver doon sa Tacloban, yung kaninang photo natin ng housing. So, para lang po makita nyo, yung gap kung gaano po ka-wide yung pagtanim ng vetiver. In this case, I think it's 0.5 meters yung ginamit natin. Ang plants natin dito ay 8 to 10 plants per linear meter. So, ganun po tayo mag-compute kung meron po tayong mga audience ngayon na gusto nilang magtanim ng vetiver for their property. Ganun po ang pagpo-compute mo. So, i-measure po natin yung length ng slope. Tapos po, i-multiply po natin ng 8 to 10 plants. Tapos, i-measure din po natin yung surface run or yung taas ng slope. Tapos, doon po natin i-decide kung ilang linear, ilang rows po yung gagawin natin. So, ang rule of thumb lang po dito, pag steep po yung slope natin, more than 30 degrees, 0.5 po yung 0.5 to 0.75 po yung spacing in between. Pero kung cut slope naman po at hindi tambak, so very compacted naman siya, pwede po siya hanggang 1 meter apart. Eto ma'am, para makita natin paano kalapit itanim yung vetiver. Sige po. Yung horizontally, no? So makikita po natin, eto ma'am, Doc, nakita natin very poor soil, no? Hindi siya. Pero yun nga, masamang damo si vetiver. Kita natin dito, parang hindi mabubuhay, pero very lush na po ito. So ganyan ma'am itanim si vetiver. Yung pong bamboo na nakikita natin, yan po yung ginagawa nilang scaffold or tuntungan. Ayan ma'am, ito ang women power. Nakikita mo po ba ma'am yung nasa taas na dalawang naka-hard hat? Kami po ni Christine yan. This is very hands-on ka talaga. Ay ma'am, for a project like this, we need to be hands-on because kasi Doc and Ma'am Ami, alam po natin itong vetiver ay bago lang sa pandinig ng iba, di ba? It's a new technology, as you said, it's pioneering. If we fail in one project, it can destroy the whole promotion of this technology. So we want to be sure that it will really work. So, ito ma'am yung before and after. Oh. So, 2014 yung left photo, 2015 bumalik kami. Hindi po siya masyadong green pero wala pong erosion, di ba ma'am? Ilang bagyo na ma'am yung dumaan dyan. Nakikita po natin yung slope, ganun pa rin ang itsura. So, even though the leaves are not that lush, the roots are doing its job underground. And makikita mo ma'am, very rocky yung soil. Cut and fill po. Ayan ito. So, dito naman ma'am sa kaliwa, bigyan naman natin ng pagpupugay itong mga kababaihan at senior citizen natin na naka-ano dyan, ano? Naka-harness po sila, nandyan sa scaffold na naka-wire. So lahat po ng ito ay puro mga babae sa pamatay. Yes, ma'am. Amazing! Grabe, no? Pwede ba nahirapan yung mga senior natin at nakayupo sila dyan? Iwan sa mga balakang. Inano daw ang experience natin sa mga senior citizens natin, bukod sa makukulit. Wala naman po kaming major incident dito, thankfully, dito sa whole project na to. Kung meron mang nasaktan, lalaki pa, yung nirush ni Christine sa hospital. Parang nasugatan sa kawayan of all things, no? So, ano po, ito mga kababaihan na to, wala po silang takot at napakasipag. So, masasabi ko lang sa number of years na gumawa kami ng vetiver nationwide, yung mga Ilocano po ang isa sa pinakamasisipag at pinakamaayos pong katrabaho talaga. Napakasipag po nila. Ayan, no? Wala po silang kinakatakutan. Ito pala ma'am yung pinag-uusapan nating roots ni vetiver para lang maliwanag. Ayan. Wow. Nakakatuwa. Parang ang daming pwedeng gawin pa dito, no? Dok Nina, yung itsura na yan dito sa amin, para na yung isang bundok ng dayami. Oo, parang gano'n, ano? Ganito po ang expected natin na growth ng vetiver kung magtatanim tayo. Nakikita po natin, sinusukat ni Forma, no? Yung 1 meter niya. Tapos, from June 11 to July 30, ganun po kabilis mag-protect ng smoke. So, ito yung Clean River Zone na kanina pa natin binabanggit, no? Ito po ay nanalo ng maraming award.
Opo, at nag-viral po ito sa mga top blog sites ng international at naimbitehan po tayo sa London para mag-present nito sa sustainable brands. Kasabay lang naman namin si Starbucks at si Marks and Spencer's nung nag-present tayo. Tapos nabigyan din tayo ng award sa India. So at saka po yung ano yung ad agency kasi this was a project with Han Shampoo and isang ad agency nag-handle sa Han. They won several awards sa Cannes. Meron po kasing Cannes Festival for advertising. So nanalo po sila ng several awards with this campaign. Ang importante dito, Doc Lina and Miss Noah, nakakatulong kayo sa kaligasan kasi alam naman natin na gaano na kadlaki ang pinsala or yung damage kay Mother Earth, no? So with this miracle grass, napakalaki niyo pong tulong. Isa po kayong blessing sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy niyo lang po kayong advocacy at nandito po ang aming programa para supportahan po kayo. Maraming maraming salamat po ulit, Miss Noah. Maraming salamat, lovely ladies, at nag-enjoy po ako sa ating panayam ngayong mga. Sana po masundan pa. Yes, yes, looking forward po kami. And Doc Lina, thank you din po sa inyong pagsama sa akin. Maraming salamat. Ako ay nagagalak at nakasama ako dito sa segment na to. Ang dami ko natutunan bago sa akin ang vetiver, pero nakakatuwa kasi ang dami niyang gamit. Plus nakilala ko si Miss Noah at ang kanilang advocacy. Sabi ko nga, ako ay natutuwa na lagi pag yung advocacy is about women and environment. Yan yung aking talagang it hits hard, kumbaga. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.